channel, Tatulo Ko TV. Ako nga pala si Chris Gomez. Ang isi-share natin ngayon ay yung mga tanong ng karamihan. Bakit to kailangan mag-ahit ng balat bago tattooan? So, bago ang lahat, please like, share, and subscribe to my channel, Tatulo Ko TV. And don't forget to hit the bell icon. So, sisimulan na natin ang tanong ng marami. Bakit daw kailangan ahitin yung part ng tatatuan? So, ito yun. Kailangan ahitin yung part ng tatatuan kasi may buhok yun. Siyempre, kaya ka mag-aahit dahil may buhok, di ba? Yung buhok na yun kasi, kaya kailangan ahitin. So, dapat, bago ahitin yun, dapat linisin muna yung part na kakabitan ng stencil para make sure na walang dumi, walang dibag, o kung anong paman yung nasa balat. Then, aahitin yung part na kakabitan. Kaya inaahit yun, kumisanan, mapapansin natin, wala namang parang walang balahibo. Pero, yun pa nga yung mas delikado, yung pag tinignan mo yung balat na tingin mo walang balahibo, makinis. Kasi kung titingnan mong maigi yung balat, lalapitan mo na maigi yung balat, meron yung manipis na balahibo. Eh, lalo pa kaya kung makapal yung balahibo sa pagkakabitan ng stencil, dun sa part na gagawa ng tattoo. Kaya inaahit yon kasi isa sa common cause talaga ng pagkasira ng karayom is yung balahibo. Once na pumasok yung balahibo sa karayom, sa dulo ng karayom, eh yung karayom natin na ginagamit sa tattoo ay sobrang nipis. So, siguro dalawang hibla ng buhok lang yung nipis ng kada isang karayom na nakakabit doon. Eh kung manipis lang yung karayom natin mga 5RL or 3RL, kahit 11RL pa yan, makakasama yung buhok doon sa karayom. Once na bumara yung buhok sa karayom, panigurado yon, problema ng malaki yon. Kasi una sa lahat, mapapansin nyo yung karayom, sisip-sip lang siya ng tinta, pero hindi siya maglalabas ng tinta. Yon, common cause na yon. Kapag hindi na siya lumabas yung tinta doon, ibig sabihin problema malaki na yon, kasi hindi nalilinya yung karayom nyo. Mapapansin nyo na lang, biglang susuka yung karayom ng tinta. Ganun. Kasi, nakabara na yung buhok doon. Kaya, kailangan talagang ahitin yung part para iwas sa plug ng karayom yun, yung pagbara. Bukod doon, kapag may balahibo kasi, parang ang awkward naman tatuan nun, kasi parang nakakailang, iilagan mo pa yung balahibo para lang makagawa ng linya, ganun. Or, paano yung pa nagkukulay ka na, nagsishading ka, parang hirap din magtattoo ng may balahibo. Pero talagang common cause nun, yung plug ng karayom. Kaya, inaahit. Mas maganda, mas makinis, tsaka walang istorbo. Kaya, yun yung common cause kung bakit talagang dapat mong ahitin yung part na kakabitan, kahit sabi mong wala ka nakikitang balahibo dyan, sobrang kinis yung balat. Kasi yung maninipis, yung tinatag na balahibong pusa, yan yung pinaka delikado sa karayom, kasi yan yung mas mabilis pumasok at naiipon sa karayom yung buhok. Kaya importante talaga pa nagtatato ka, yung karayom mo, hugasan mo sa tubig na nakalagay, na nilagay mo talaga para panghugas ng tinta ng karayom niya. Tapos din pagkatapos doon, pupunasan mo yung dulo ng tissue. Much better kung hahatakin mo yung dulo ng tissue ay dulo ng karayom ng tissue, para kung may nakabara doon na buhok o may naiwang buhok na hindi mo naahit, matanggal mo at iwas problema. Kaya dun sa mga baguhan pa lang, make sure na
kada tattoo nyo, malinis yung karayom, then linis, panagtatattoo ka lang, tattoo, tapos sasawsaw ka sa tinta, kailangan nilinisin mo rin sa tubig, tapos sasawsaw ulit sa tinta, para hindi ka nabubuhaan ng tinta sa karayom at natatanggal mo rin yung bara kung may bara man na balahibo. Kaya yon, yun lang yung isi-share natin for today. Para sa katanungan na bakit kailangan ahitin ang balat bago tattooan. So, kita-kita na lang tayo next na video. Ako nga pala si Chris Gomez. Bye.